Hello everyone, on this video, I'm gonna show you ng proseso ng palay bago siya linisin. So, keep watching. A few moments later. So, ito na nga guys yung mga next step after ng pag-ani ng palay or harvest. Kailangan namin siyang i-treaser para makuha yung uhot ng palay at ma-separate yung puyas ng palay. So, kailangan mo siya guys na ilagay sa treaser para sasalain niya yung mga palay. At malinis niya ito. Kailangan rin dito guys marami kayo para madali matapos. 5 or more than 6 pwede na. So need talaga guys na tulungan. Kahit sa anong larangan ng trabaho. Kailangan mo tulungan yung kasamahan niyo para at least matapos agad yung trabaho. At the same time, mabilis matapos at makapagpahinga ng matagal din. So, ngayon guys is yung last day ng proseso ng pag-aani ng palay. So, kailangan mo na siyang tapusin bago yung next na hakbang. After kasi guys ng treaser is yung blower naman. So, yung ginagawa sa blower guys, mamaya makikita nyo on this video kung paano yung proseso at kung paano yung ginagawa. So, habang hindi pa tapos yung pag-tracer namin, kailangan talaga na mabilisan yung paglagay ng palay sa tracer para at least hindi mamamatay yung motor. Kasi guys, pag alanganin yung paglagay ng palay, minsan namamatay siya kasi wala na siyang makain. So kailangan lagay lang ng lagay. So kung nakikita nyo guys yung ginagawa nila, merong magka-transfer sa sako at meron din naglalagay sa tracer. So kasama na ako dyan. Yung proseso kasi guys, hindi siya sabihin nyo na madali. Kailangan siyang mag-undergo sa process para malinis siya. So, meron din nag-separate doon sa likod kung makikita nyo. Yan guys, yan yung proseso. Yung mga kasama namin guys, mga kamag-anak at saka kaibigan din namin dito. Sa mga hindi familiar sa proseso ng pag-ani ng palay dito sa probinsya, dito sa video na to guys, marami kayong matutunan dito. Kasi dito sa video, ipapakita ko sa inyo ang mga step by step na ginagawa at proseso ng palay bago siya linisin. So, yung paglilinis guys ng palay, hindi siya masabi mo na madali lang. Kailangan mo siyang una palduhin, ipunin yung palay after ng garab. Then pagkatapos mo na napaldo na at naipon na yung palay, ganito na yung proseso yung pinapakita ko sa video. After mo na matapos na siya ng treaser, kailangan mo na siyang i-blower para finally na malinis na siya. So yun lang guys yung ginagawa namin dito. Nakikita nyo naman sa video. Merong in charge sa paghawak ng mga sacks at meron din in charge sa pag-separate ng palay. Kaya sa ganitong estado ng pamumuhay dito sa probinsya guys,
Actually, marami akong natutunan ng mga bagay-bagay pagdating sa pagtatanim ng palay. So, hindi siya na masasabi natin na andali-dali. Sobrang hirap na proseso. So, kaya nagpapasalamat ako at least kahit papano. Alam ko yung pamumuhay at yung mga bagay-bagay dito sa probinsya. So, sa ganitong video guys, marami rin kayong mapupulot dito na mga aral at pwede nyo din mai-apply. Sakali man na umuwi kayo ng probinsya, pwede kayong tumulong sa mga kamag-anak nyo na nagpapaani din. At least para marami ka rin matutunan pagdating sa pamumuhay dito sa probinsya. So, yun lang guys. Kung makikita nyo naman sa ginagawa namin, yan lang yung mga proseso na napabilang sa pag-ani ng palay. So, hanggang sa matapos guys, panoorin mo siya. Sa kabila man guys ng banta ng panahon, may dumaan man na bagyo, ulan, nagpapasalamat kami na itaguyod at natapos na namin yung pag-ani dito sa taas. Kahit sabihin natin na marami ding nawala na palay kasi naabutan ng baha, pero ayos lang yan. Yung mahalaga doon, meron kang makukuha at biyaya yan galing sa taas. So lagi lang ipagpasalamat lagi natin na may mga blessings na dumadating. At hindi yan rason na susuko ka na lamang. So, kailangan mo guys maging matatag sa mga pagsubok man na dumaan sa buhay mo. Lalong-lalong na sa ganitong sitwasyon. Yung pagdating ng baha, bagyo. Lagi lang manalangin guys na ligtas lang ang pamilya at walang masamang nangyayari sa atin. 1 hour later. Ito na guys yung pinakalas na proseso ng pag-aani ng palay. Tinatawag siya na blower. Kasi dito guys, yung ginagawa namin, siniseparate na namin yung mga hindi kabilang sa malinis at sa madumi. So, kailangan talaga guys na pulido na siya kasi last at ito na yung pinaka finale dapat. So, yung mga kasama namin guys, sila pa rin. Kung makikita nyo naman sa ginagawa nila, kailangan nilang kunin yung mga iba-ibang dahon na sumasama sa palay para malinis. Dito kasi guys sa last na proseso ng paglinis ng palay, dito mo na rin malalaman kung ilang sako nga ba ang makukuha mo or kung tawagin ilan lahat-lahat ng naani mo. Kasi guys, sa last process na to, dito talaga yung tama na pag-estimate kung ilan na yung naani mo. Kasi malinis na siya. Hoping guys, nag-enjoy rin kayo sa panonood at marami kayong natutunan sa mga proseso ng pag-aani ng palay. And kung meron kayong mga tanong, pwede kayong mag-comment below para at least masagot natin. So, salamat guys sa panonood. Sa mga hindi pa naka-subscribe sa channel ko, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos. Thank you guys. Salamat sa suporta sa channel ko. Bye-bye. God bless everyone.